Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang pagunita kay San Benaventura, isang obispo at pantas ng ating inang simbahan. Kaya hilingin natin na sa tulong ng kanyang halimbawa at panalangin, tayo rin ay makapag-alay ng lubusan na ating sarili para sa ating Panginoon. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng obispong si San Benaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayon ipapanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang na mayapa na. Doon niyo ako ililibing sa pinaglibingan sa akin ng mga magulang, sa yungib sa tapat ng bukid ni Ephrong Heteo. Ang libingan iyo ay nasa silangan ng Marme, sa may Kanaan. Binili iyo ni Abraham at doon siya nilibing pati kanyang asawang si Sarah. Doon din nilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca. At doon ko rin nilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Hiteo. Matapos masabi ang lahat na ito, siya'y nalagutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantian tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Napasugo sila kay Jose at pinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo,
nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawang nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhi kami sa iyo nang patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos na ating Ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit, ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan. At dahil do'y naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pakarinig nito na panatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ang mga apo ni Yakay Makir na anak ni Manasseh. Ang mga ito'y kinalaong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa kanyang mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa niyo sa akin pag kayo'y nilingap na ng Diyos at inalis sila sa lupaing ito. Dadalhin niyo ang aking mga buto na matay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang Diyos ang siyang tumutulong sa narang mapaampon. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangang gawa niya ay dapat isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaampon. Tayo'y magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na mapasaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaampon. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob sa kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasaklaw buong sansinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaampon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hirap kay sa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag.
ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang salitang chismosa ay mapapansin natin na pinaganda ng pinaganda. No? Nagsimula sa chismosa, naging chikadora. No? Aba, ay ngayon ay marites na. Di ba? At yan, no? Hindi ko alam kung saan ang galing yung marites. Ano? Basta narinig ko na lamang. Eh. Pero kahit saan ay maririnig mo ay marites. Noong una, sabi ko, ano kung marites ang sinasabi ng mga ari? Aba, yung pala yan, eh, yung mahilig magkalat ng chismis, ay di yun, marites, di ba? Eh, pero hindi ang kadalasan, no? Eh, pag napakinggan mo yung terminolohiyang yan, ay mapansin natin, ay ang mga kinakalat niyang balita, ay di hindi yung mga positibo. Kadalasan, ay di kasiraan ng isang tao. At ibinabalita, ay para mapag-usapan ng marami at para kumalat ng mabilis. At katakataka nga naman eh, di nga pag Marites ang nagbigay ng balita, ang bilis kumalat. Ano? So ibig sabihin lamang, eh marami ang Marites. Ano? Eh, pero makikita natin, imbis na mabuting balita ang ikalat, adi kadalas ay kasiraan ng isang tao at doon tuwan-tuwa. Ngayon, sa ating Ebanghelyo, ito ang panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay maging tagapaghatid ng kanyang mabuting balita. Hindi kung anong balita, kundi ang hinihiling sa atin ay ipahayag, maging daan tayo upang ang mabuting balita ng ating Panginoon ay maipahayag sa lahat ng panig ng mundo. Kaya nga, ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, ang sinasabi ko niyo sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinilong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Hindi ko anong balita po ito, kundi ang mismong mabuting balita ng ating Panginoon. Kung kaya nga, nandun yung paanyaya dahil ang mismong pahayag na ating Panginoong Jesucristo ay walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ibig sabihin lang, hinahangad ng ating Panginoon na ang mabuting balita ng kaligtasan ay maipahayag sa lahat. Kung kaya nga, tayo ay inaasahan na magiging instrumento nito upang ang mabuting balita ay kumalat sa lahat ng panig ng ating mundo. So ito ay maging malinaw sa ating paalaala ng ating Panginoon sa kanyang mga apostol na isinugo niya. Kaya nga,
Ang mga apostol na ito ay nagpunta sa iba't ibang panig ng mundo upang maghatid ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya naman, tayo rin ay inaasahan ng ating Panginoon na bilang kanyang mga tagasunod, bilang kanyang mga alagad, tayo rin sa ating mumunting paraan ay magiging tagapaghatid ng kanyang mabuting balita. Kaya sa unang mahalagang bagay para sa atin, dapat maging malinaw at dapat na alam natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga, maglaan tayo ng panahon para makinig, magnilay sa mabuting balita ng ating Panginoon. Sana, lagi nating paglaanan ng panahon ang makapagbasa o makinig ng salita ng Diyos ng mabuting balita. Dahil itong problema sa ating mga Katoliko, mapansin natin karamihan sa atin, may mga Biblia, may aklat ng mabuting balita, may aklat ng salita ng Diyos sa mga bahay. Pero mapapansin natin, tinan niyo yung mga Biblia ng Katoliko, magaganda at bago. Oh? Maninipis. Well-protected. Bakit? Hindi binubuklat. Hindi naman binabasa. Nandun lang nakadisplay. Di masabi lang, ako'y may Biblia. Eh, pero bakit nga ba nariyan yan? Ayun ay biyaya sa atin ng ating Panginoon upang tayo ay makapagbasa, no? Makaalam ng tungkol sa kanyang salita at sa kanyang mabuting balita. Kaya ito'y biyaya at pagkakataon para sa atin upang matalos natin ang lubusan kung ano nga ba ang hinangad sa atin ng ating Panginoon. Kaya maglaan tayo ng panahon para sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon lagi lamang nariyan na handang magkaloob sa atin ng biyaya. Lagi gumagabay sa atin. Laging nagbibigay sa atin ng mga kinakailangan natin. Kaya sana huwag tayong magkait ng panahon para mapagnilay natin ang lubusan ang kanyang mensahe para sa atin. Sapagkat ito ang tunay na gagabay sa atin tungo sa tamang landasin. Walang ibang hangad ang ating Panginoon para sa atin. Kundi ang tayo ay tumahak sa landas ng kaligtasan. Kaya ibig sabihin ito, kailangan natin yung kanyang gabay. At narito napakapalad natin sapagkat ang kanyang salita, ang kanyang mabuting balita ay laging nasa sa atin. Kaya lagi tayo ng panahon para sa ating Panginoon. Pagnilayan natin nanubusan ang kanyang mabuting balita sapagkat tunay ito ang gagabay sa atin patungo sa landas ng kaligtasan. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayon, sa San Benaventura ay ginugunita ay kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Benaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pinayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin
magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na rawaraw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa akin.
patupad. Handa kong ibuwis ang lahat ng sakit. Alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat na sa akin. Alang-alang sa iyong kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay San Buenaventura kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary.
Muli po kami nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa Pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Cligo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo may malalaking safe and free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedule noong nagdaang taon pa at nagkataon na pasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni Kasyam na umaga. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa't biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating manalapagdiriwang, umayo kayo sa kapayapa at pag-ibig na ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa May Chapel of Reconciliation at sa tagiliran ng simbahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kailangan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa May Chapel of Reconciliation. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kailangan sa